Hello mga kakusina! Isa ka ba sa gustong mag-start ng business lalo't paparating na ang summer? Kung gusto mo, panoorin mo lang ang buong video dahil may chance kang manalo! Hello mga kakusina! Meron ulit tayong panibagong kasama dito sa ating kusina. So bubuksan ko lang tong box na to tapos ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga laman nito. Ayan. So, yung pinadala sa atin ay milk tea package galing kay Easy Brand. Ayan, sobrang dami ng laman na ipinadala nila sa atin. Meron silang winter melon flavored syrup. Ayan, meron tong 2.5 kilo. Ayan, di ba? So, marami na kayong magagawa sa isang set ng ganitong flavor. Tapos, meron dun sila ditong pinadala na Okinawa flavor. Ayan din. So, meron din tong 2.5 kilo. Yan. So, ito ay flavored syrup. Ayan. And then, meron din silang kasamang mga milk tea cups. Ayan o. Meron silang 20 ounce tsaka 16 ounce na plastic cups na ipinadala sa atin. Ayan. Tapos, meron na rin siyang tatak ng kanilang mga products. Ayan, so meron pa dito mga kakusina, hindi ko na din ipapakita lahat. Meron sila dito yung pang milk tea shake, meron silang cream cheese, taro flavored syrup, at meron din kasamang black asam tea, pati yung kanilang milk essence. O diba, 999 yung starter pack nila, tapos meron pa sila ibang package ng milk tea business. So kung gusto nyong ma-check yung kanilang mga items, pati yung mga products, ilalagay ko yung link nila ng kanilang Facebook page, pati yung kanilang Instagram. Ayan, so umpisahan na natin ang paggawa ng tatlong flavor ng kanilang milk tea. Ayan, para sa ating walling, sa ating milk tea cups, meron lang sila ditong cream cheese salted, galing nga sa Easy Brand. Ang kakailanganin natin dito, mga kakusina, ay cold water, ayan, 1 cup lang ng cold water, tapos kukuha lang din tayo ng half cup nung salted cream cheese. So, ayan, magsukat lang tayo. Ayan. After neto, mga kakusina, ilalagay lang natin to sa isang mixing bowl, and then maglalagay tayo ng water paunti-unti, and then imimix lang natin to hanggang sa makuha natin yung kanyang consistency. So, dapat ang consistency ng ating cream cheese ay medyo makapal. Ayan, so kapag ka nailagay na natin yung cream cheese na salted powder, pati yung water, imimix nyo lang to na maigi, tapos dapat ganito na yung kanyang consistency. O diba? Sobrang dali lang nito mga kakusina, kaya easy nga yung kanilang brand name. Ayan. So after mixing nito, ilalabas naman natin yung pinadala nilang milk tea cups, tapos ilalagay lang natin to as walling or design doon sa ating milk tea cups. So ito yung mga milk tea cups na gagamitin natin. Meron tayo ditong 16 ounce. Ayan, so lalagyan ko lang to ng mga walling sa ating mga baso. Yan, unang gagawin ko dito mga kakusina, kukuha lang ako nitong na-mix na natin na cream cheese. Ayan, kuha lang kayo ng tamang amount, tapos ikalat nyo lang siya dyan sa ating milk tea cups. Ayan, so nasa sa inyo na yun kung paano nyo gagawan ng decoration yung inyong business. Yan, so ako ito lang, ikinalat ko lang siya ng ganyan. Tapos, after natin mailagay yung cream cheese dito sa ating baso, maglalagay lang din ako ng chocolate syrup. Pero, optional na lang yon. So, ayan. Nalagyan ko na ng chocolate syrup yung ating milk tea cups. Ayan o. Nagkaroon lang siya ng extra design para mas attractive sa ating mga kliyente. Ayan, so isi-set aside ko lang to mga kakusina, and then lalagyan ko lang ng iba pang decoration itong ating milk tea cups. Kapag nalagyan nyo na ng decoration or walling yung ating milk tea cups, pwede na tayong mag-proceed sa ating milk tea recipe. Para sa first flavor ng ating milk tea,
kakailanganin lang natin dito ng 200 ml of water. Ayan. After adding ng ating 200 ml of water, maglalagay naman tayo dito ng 3 scoop ng 1/8 cup ng ating milk essence. So, ayan. Ito yung itsura or laman ng ating easy milk essence. Ayan. So, ito yung kakailanganin natin sa ating mga flavors for today. Para naman sa flavored syrup, kakailanganin natin ng winter melon. Ayan. So, lalagyan ko lang to ng pang-pump. Tapos, mag-proceed na tayo kung paano natin magagawa yung easy winter melon cream milk. Para sa ating winter melon cream milk, maglalagay lang tayo ng 3 scoop ng milk essence na 1/8 cup. Ilalagay lang natin to sa 200 ml of tap water. After adding ng ating milk essence, magpapump lang tayo ng 3 beses ng ating winter melon flavored syrup. After adding ng ating flavored syrup, maglalagay rin tayo dito ng 1 cup of ice. Ayan, so ilagay lang natin to dito sa ating lagayan. Pag napagsama-sama na natin to, mga kakusina, pwede na natin tong takpan. Tapos, imimix lang natin to for 25 seconds. So, after 25 seconds, okay na, tapos na yung ating winter melon cream milk. So, isasalin lang natin to doon sa sinet aside natin kanina na plastic cups. Ayan. So, isalin lang natin to mga kakusina, tapos ipapakita ko sa inyo yung kanyang final outcome. Ayan mga kakusina, nilagyan ko lang siya ng cream cheese sa ibabaw with crushed grahams, tapos nilagyan ko lang din siya ng chocolate syrup sa ibabaw. Ayan. So, ayan mga kakusina, tapos na yung unang flavor ng ating milk tea, which is yung winter melon cream milk. O diba, sobrang dali lang ng ating first flavor ng milk tea. Ayan, so gagawin naman natin yung second flavor. Para sa ating second flavor, meron lang tayo ditong taro flavored syrup. Ayan, tapos gagamit ulit tayo nung easy milk essence. Ayan. Meron ulit tayo ditong 200 ml of water. Tapos, maglalagay ulit tayo ng 3 1/8 cup scoop ng ating milk essence. After adding ng ating milk essence, maglalagay lang din tayo ng 3 pump ng taro flavored syrup. Tapos, imimix lang muna natin to para ma-dissolve yung mga dry ingredients na inilagay natin. And then, after nyan, maglalagay na rin tayo ng 1 cup of ice. And then, imimix lang ulit natin to for 25 seconds and pwede na natin tong isalin doon sa ating milk tea cups. Para naman sa decoration or walling ng ating milk tea cups, nilagyan ko lang siya ng cream cheese tapos nilagyan ko din ng chocolate syrup. Ayan, so isasalin lang natin yung ating taro milk tea. Diba mga kakusina, easy lang talaga ang paggawa ng milk tea sa ating Easy Brand. So ayan, tapos na natin yung pangalawang flavor ng ating milk tea, which is yung taro cream milk. Ayan. After nyan, gagawin naman natin yung pangatlo at last flavor na ipapakita ko sa inyo using Easy Brand. Para sa last flavor, meron lang din tayo ditong 200 ml of water. Mag-scoop lang din tayo ng 3 1/8 cup ng ating milk essence. And then, magpapump lang din tayo ng 3 beses ng taro flavored syrup. Ayan. So, 3 beses lang mga kakusina. Itong mga measurements na sinasabi ko sa inyo ay good for 16 ounce na baso lamang. Yan, so imimix ko lang to tapos maglalagay na tayo ng
1 cup of ice. After adding ng ating ice, isi-shake lang natin to for 25 seconds. Tapos, makikita nyo na kung ano yung kinalabasan ng ating third flavor ng milk tea using Easy Brand. Ayan, so yung ginawa ko namang walling sa ating last flavor, meron lang akong inilagay na cream cheese sa gilid, tapos nilagyan ko lang din to ng crushed graham sa gilid-gilid. Yan, para mag-iba naman yung lasa nung taro flavor natin. So ayan, isasalin ko lang tong lahat dito sa ating milk tea cups, tapos ipapakita ko sa inyo kung ano yung kinalabasan ng ating third flavor. Ayan na mga kakusina, tapos na yung last flavor ng ating Easy Milk Tea. So ito ay yung taro flavored lamang. Tapos nilagyan ko lang siya ng milk essence on top. Mga kakusina, gusto mo bang magkaroon ng business lalo na't paparating na ang summer? This time, magpapamigay si Easy Brand ng tatlong winners ng kanilang Milk Tea Starter Pack. Ayan. So, paano nga ba makakasali sa ating pag-giveaway? Una, i-follow ninyo si Easy Brand sa kanilang Facebook page, pati yung kanilang Instagram. Pangalawa, i-follow nyo rin ako sa aking Facebook page, pati yung aking Instagram, Kusina ni Angel. And last, please share this video, tapos itag nyo lang si Easy Brand, pati si Kusina ni Angel, para manonotify kami kung sino nga ba yung sumunod sa mga requirements. Ayan. So, ang mananalo ay i-announce ko sa aking My Day, sa aking Facebook, pati sa ating Instagram. Ayan. Tapos, si Easy Brand na yung magpapadala nung inyong mga napanalunan. Ayan. So, good luck mga kakusina! Ayan na mga kakusina, tapos na ang ating Easy Milk Tea Recipe using Easy Brand. Enjoy mga kakusina! Don't forget to like, share, and subscribe!